Again, we are bringing back this new version of Team Payaman, Lights, Camera, and Action. Para sa mga hindi nakapanood o hindi alam tong art na to, ito ay isang art na wherein titestingin natin kung paano sila mag-a-adapt o sasagot sa mga tanong natin. Simple, kami o ako ang magtatanong kay Dudut wherein hindi niya alam kung ano ang kanyang krimen. Take note, hindi niya alam ang kanyang krimen. Later on, we will reveal kung ano ang kanyang pagkakasala. G? Ngayon, ako si Kapitan Rover Tan. Nandito tayo ngayon para i-resolve ang mga reklamo ng ating mga kababayan dito. Nandito ngayon ang ating suspect. Nahuli po natin siya. Atin siyang i-interviewin kung bakit niya nagawa ang kalunos-lunos na krimeng ito. Ano pangalan mo? Jason po. Jason. Born. Jason Born. Alias Patchoy. Ang alias ko po, alias Kalapati po. Alias Kalapati. Ay, tangin na, kita ko magdinig na yan. Narinig niyo to? Dinig yan, talat yan sa lugar namin. Si Kalapati. Si Kalapati. Kaya siya tinawag na alias Kalapati. Kasi kung saan may nagpapalakpakan, dun yung natatarget niyang bahay. Dun yung natatarget mong bahay. So, ayun nga, bakit? Anong motivasyon mo? Bakit mo nagawa itong krimen na to? Kap. Kailangan po ba talaga may camera? Oo, ganun talaga eh. Kailangan natin ng ganun eh. Sabihin mo, anong motivation mo? Dahil ba sa parents mo? Dahil ba sa childhood ano mo to? Pangarap mo to? Ganun? Unang-una po sa lahat, binabati ko po yung nanay ko. Pero ginawa ko po to, peer pressure po. Sino mga nag-peer pressure sa'yo? Mga kaibigan ko po. Mga kaibigan mo? Hindi po yun yung ano, yung pagkakarinig ko eh. Ano ba pagkakarinig? Isa lang po talaga mag-isa nag-ooperate. One Man Island po yan eh. Lone Wolf ba ka? Lone Wolf. Wala pong ano yung kasama. Kaya nga po, Kalapati po eh. Hindi naman po lumilipad ng magkagrupo ang Kalapati. Hindi, yung Kalapati ko na yung Pilay. Ano ho yan sa Kalapati? Kasi ito yung... Hindi na dagit. Sa ibang Kalapati. Pa-expiryahan nyo ako mag-expiryahan. Sorry. Papaygan natin. Sorry, Jason. Sir, kasi ako po, alias Kalapati po ako. Kasi nga, solo flight lang ako. Pero pag marami po kami, tawag sa aming Kalapatids. Kalapatids? Grupo kayo, kumbaga. Ano pa to? Bata mo pa siya ginagawa? Ikwento mo naman. First time ko po to eh. First time mo to? First time ko. Kap, kilala ko yan, Kap. Nagsimula lang yan sa mga maliliit. Hanggang sa kasabay nung paglaki niya, mga malalaki na ang inaano niya. Kaya yung kumalong ko yun o ito eh. Ngayon mo lang kami nakita, pero dinig na aking pangalan mo. Oh. Ano yung mga maliliit na yun? Explain mo, ano yung mga maliliit na yun? Hindi ko po. Yung edits mo? Doon siya nagsimula. So bata pa lang edits mo na. Sino mga kasama mo nun? Solo lang po nung simula. Tapos ngayon? Nasama yung mga naniwala na rin sa akin. Nagkaroon ka ng mga tropa dahil doon sa ginagawa mo nga? Opo, tapos tinuturing nila ako na parang pinakamagaling nila. Alpha, kumbaga. Ang tawag nila sa akin, gods. Pagkaling nga nung itsura pag ginagawa mo yun. Oh. Ano na po yun? Diina na po yun. Ikaw, balita ko. Nangutang pa to ng pera para lang magawa yung krimen na yun. Malaki. Gano'ng malaki? Mga 20,000. 20,000? Hindi ho. 20,000? Gumasos ka pa ng 20,000 para sa 20,000 niya ho. Pinambili ko ng power tools yun. Power tools? Para saan? Doon sa gagawin ko po. Oo, tama. Una nag-ano yun sa Baguio. Umakit niya ng Baguio, doon niya inumpisaan niya. Sa Baguio? Pababaw yan eh. Madami po kasi doon. Tsaka doon po kasi malamig po doon eh. Kaya yung mga mantika po doon, blokay-blokay binibenta. Kasi lahat po ng mantika doon tulog eh. O tama, ginagamitan niyang mantika. Ginagamitan mo mantika? Oo. Mahirap po kasi pag lumalarga. Tangin, na-explain ko na po yung tactics mo, sir. Oy, kailangan mo i-explain. Nandito ako sa ano eh. Na po. Explain mo, ano? Sisisi ako na, Kap. Ayoko na, Kap. Eh, pwedeng ayaw mo na. O, explain mo sa amin, ano, bakit? Hindi naman nahuli, hindi titigil na. Wala ko. Di ba? Bastos yan. Sorry lang yan dito sa palabas. Pero pagkalabas niyan, ganun ulit gagawin. Diyo. Huwag kang miyak, pangit kang miyak. Ganyan din itsura ng mga nano mo. O ngayon, sige, explain mo sa amin, anong proseso mo? Paano mo ginagawa yan? Umpisa! Sa Baguio po. Una, kung taong Baguio, bakasyon mo sana yun. Nung may nakita akong turista, marami siyang dalang gamit. Ginawa ko na ho sa kanya. Kasi hindi niya naman napapansin kasi ang dami niyang bit-bit na gamit. Ginanyan ko siya. Hindi niya napansin kung anong nangyari. Bitawan niya. Pero hindi niya alam na nagawa ko na. Nagtanong pa nga sa akin, pwede mo kaming picturean. Pinicturean ko pa rin sila. Mga turista po.
Alam kong ano eh, saglit lang sila doon, tapos di na kami magkikita ulit. Mahirap po kasi pag sa mismong barangay natin ako tumira. Kaya po yung mga barangay natin, di po niya alam yung ginagawa ko kasi wala po akong nagbiktima rito. Puro taga malalayo lang. Ay, bakit sila na dito nagre-reklamo sa'yo? Ikaw, nabalitaan ko, ginawa daw sa iyo, makalawa lang ah. Hindi po sa akin. Ano yun? Po sa ano, yung pinagtatrabahoan ko po. Pinagtatrabahoan mo? Kung saan po nagtatrabaho, baka sa Baguio. Hindi, dyan lang din, sa kabilang barangay lang. Sabi sa akin, nung kasama ko naka-duty, tumira na naman si Kalapati, strikes again. Gumaganyan ka pa, may kasalanan ka na ha? Hindi, gusto ko kasi talaga. Diba? Hindi sincere ang sorry. Sorry po. Eh, Cap, yung ano ko din, yung chewing ko. Eh, nagalit sa akin. Nabiktima na ito. Binektima niyan. Sabi ng chewing ko, sino buwalit kay Beauty? Sige, sir, sino tong Beauty? Ay! Alam ko na, si Kalapati yan, sir. Kinapang rin niya, nung nauhuli siya. Nauhuli ka na pala eh. Explain mo nga, bakit si Beauty? Anong baho ng bibig niyan eh? Ano? Anong mabaho? Bibig niyan, mabaho si Beauty. Tapos nung nalaman ng mga classmates namin, akala niya ako nagkakalat si Beauty. Anong baho ng bibig niyan? Beauty pa man din yung pangalan. Ayaw mo sa bibig ni Beauty, di ba? Ayaw ko dyan. Oo, di ba, sir? Ayaw niyo sa bibig ni Beauty. Ayaw niyo sa bibig. Yan po yung bagay na nagpapa-attract sa'yo. Kasi nung una, foreigner. Pero bakit yung mga kabarangay namin yung kinitira mo ngayon? Hindi, si Beauty lang. Kasi classmate ko yan eh. Beauty? Kaklase mo? Paano mo naging kaklase yun? Iskol. Okay, iskol? Oo, sa mataas na paralan. Nang? Baguio. Teka lang, ano ba to? Namana mo ba to sa magulang mo? O nakikita mo ba sa... Napanood niya yan, sir! Napanood niya yan, sir! Hindi po, pwede po talin yung magulang ko rito, sir! Sir, labas po yung magulang ko rito, sir! Kasi... Dati ko kasing tambay sa shop yan. Hindi, ito totoong kwento niyan, sir. Yung parehas kong magulang, sir, OFW. Saka tulong po namin. Yung po kasi nagpalaki sa akin, doon ko po natutunan. Diba? Yung mo natutunan ginagawa, sa kanino? Sa tulong namin po. Sa katulong nyo? Kasang bahay namin po. Ang pangalan nun? Si... Jeff. Paano mo nakita? Si Jeff? Opo. Okay, explain mo, anong ginagawa ni Jeff nun? Paano nauli si Jeff? Paano niya tinuro sa'yo? Pagising ko, after niya ang patidin, saan niya gagawin sa akin? Sabi ko, wait lang, busog pa ako, Kuya Jeff. Si Jeff pilit na pilit. Sabi niya, walang may tuturo yung mga magulang mo. Ginagano niya ako sa ulo. Sabi niya, hindi mo ba napansin? Ako na lang ang kakampi mo. Gawin mo! Ginagano niya. Yun, di po ako nakatanggi. Kap, ginawa niya sa akin. Ginawa niya sa'yo, tapos ginawa mo rin. Oo. Kayo ba, tatanggapin niyo ba yung ganyang explanation na to? Alibay lang yan. Alibay lang? Kilala ko lang si Ate Jeff. Ate yun? Kuya Jeff. Bumayon. Jefferlin. Jeff yung palayan niya, pero Jefferlin. Jefferlin. Lagi lang siya nanonood ng ano, Channel 23, kabarkada mo. Ito ko po si dati nanonood eh, mga Animal Planet. Ganun. Ay! Tanggapin mo! Ito. Diba, tinuro sa'yo ni Ate Jeff? Ano yung nadama mo nung una mo siyang ginawa, kaya mo tinuloy-tuloy? Nung una, nasasaktan ako sa hawak niya eh. Pero nung ginagawa niya na, nung, sa pagpilit niya sa akin, masakit. Malakas siya ti Jeff eh. Kasi ano yun eh, weightlifter. Parang hidilin. So na-dominate ka? Oo. Pero nung ginagawa niya na po sa akin, masarap. Kaya sabi ko, kailangan ko ikalat sa mga tao to. Sabi ko, Ate Jeff. Sabi ko, malang araw ti Jeff, kung ano man yung mga natutunan ko sa'yo, bibigay ko sa iba. Hindi, ikaw. Ikaw, nung una mo siyang ginawa mo. Una ko siyang ginawa. Anong nagawa mo? Kasi nakakapagtaka tuloy-tuloy eh. Wow. Sabi ko, bayan na eh. Araw-araw. Parang ano, nakakonsensya, tsaka masarap. Kasi ako konsensya ka, pero masarap. Eh, guilty pleasure ba? Parang chocolate. Kung i-describe ko siya ka, parang sarap na di mo inakala. anong, kumbaga sa pagkain, saan mo siya mahalin tulad? Sa balat ng lechon po. Oo, oh, diba? Sabi siya yun eh. Enjoy mo na kasi. Enjoy niya yan eh. Na-addict ka doon, tama? Doon mo na-addict ko. Kap naman. Addict ka. Yung addict yun? Sa barangay, walo? Bata barangay, naka 45 na barangay ka na? 45 times 8! Wala pa sir. Next week pa lang ika 45 sir. 44 pa lang kahapon sir. Sa barangay Luksuhan. Ay, kung di ka nahuli ngayon, sana ngayon yung 45.
Hindi siya pagtapos. O, tignan mo, tignan mo. Sa kanya na nanggagaling. Pagtapos nyo rito, bukas. Man, magbibiktima ka. Hindi, isa pa. Yes, sir. Ano, kahit pagod yung biktima niyan, dinadali niyan. Hindi, sir. Pagod. O, yun, sir. Madaling mga dalihin yung pagod, sir. Dali yun, sir. Galing trabaho. Galing trabaho? Kaya mga galing basketball, sir. Mga pawis-pawis. Kaya talaga yung mga ano, dati oh, nagsimula ako sa mga turista oh, na maraming bit-bit, di ba? Ngayon, nag-iba. Nag-iba. Gusto ko na mga yun, sir, yung mga basketball player sa liga. Oh, nagbago na, nagbago na yun. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na ako. Gusto ko na yung mga corporate na. Ito, may specific akong tanong para sa iyo, ah. Oo. Kasi yung mga nadali mo daw, mga opisyalis ng iba't ibang barangay, mga kamag-anak na yun. Yan, oh, yan diba? Ang sinasabi ko, yung sa kasama ko naka-duty kaya kahapon. Oo. Oh, okay. Barangay all. Oh, Ponzi yun? Executive din po nila, no? Executive nila. Oh, bakit ganun? But very specific na kailangan official sa isang barangay? Ito kasi, alam naman po natin na yung mga nakaluklok ay may kapangyarihan. Tama ba, Kap? Tama. Pag nadadali sila ng ganun, Kap, parang napupunta sa akin yung kapangyarihan nila. Kap, parang dumadali sa mga ugat ko. May tinatarget kasi, Kap, yung itim sa gilid. Yung itim sa gilid? O, explain mo, bakit yung itim sa gilid yung madalas mo tinitim? Chocolate. Chocolate. Ayun, explain mo, bakit yung mga itim sa gilid tinitim? Chocolate eh. Eh, yun po, mukhang chocolate at mukhang pasas. Ajibar, ganun. O, oh, pag mga chocolate po, tintanan po si mga gusto po yun. Mga black. Mga black? Opo. Gusto mo mga black? Opo. Kaan pa habang black? Mga mahaba siya. Mas pagod, mas okay. Pagod, mas okay. Mas mahaba, mas okay. Mas maitim. Tangina mo. Eto, nagigisip po yung bato. Kung psychological, bakit? Ano meron sa itim? Siguro po talagang dahil po maitim si Ate Jeff. Nakasanalo na naman. Opo. Siguro bata pa po kasi ko na nalagay na sa utak ko po. Ito ang putang inang standards mo. Meron siyang pinaka-isang specific na ginagawa after niyang gawin yung dumudura siya. Kaya nahuli! Nahuli na, sundan namin yung dura eh. Ang dura. O, bakit ganun? Ba't anong meron sa dura? Parang kahit papano kasi, mabaho pa rin. Hindi yun basta dura lang. Pap, alam ba, nireklamo na yun sa kabilang barangay? Alam mo paano nahuli? Paano? Yung kapitan sa kabilang barangay, inamoy yung bibig niya. Inamoy? Naamoy? Try mo ngayon, Kap. Ay, hindi pa yun. Kapitan ako dito. Kasi gano'y ginawa nung kapitan sa kabila. Confirm sa akin. Para malaman mo. Oo, eh kasi baka mamaya, ano-ano lang eh. Mabaho nga. Mabaho nga. Ilang oras? Ilang oras? Tatlong oras. Gano'ng katagal mo ulit ginagawa? Salit lang, Kap. Mga 30 minutes. Saglit lang, 30 minutes. Paano ko? Diba? Tinawag na nakasustento siya ng vision niya. Ay, enabler! Pangiram ng pera, pre. Pamay niyo yung bibig. Bakit taga-amoy na? Hindi, sa bibig niya. Hindi nga, paamoy niya. Bago din. Oo, di ba? Huli, biryani. Since na nahuli ka naman ha, at may mga ebidensya tayo nakalag. Hey, sa amoy. Wala na, wala na. Talagang ano na. Finish na. Ayun. Since na nahuli ka. Hindi na ako, Kap. Opo, finish na talaga. Sorry, Kap. Bakit finish na? Wala na, nahuli na eh. Nahuli na. Eh, sige. Let's, given na nahuli ka na, gusto mo pa bang ituloy? O ano? Gusto mo, ituro ko sa inyo. Kayo gumawa, Kap. Tuturo mo pa sa akin? Oo, Kap. Bastos ka naman, kapitan. Oh, kita niya. Dika ba ilang years lang termino mo, Kap? Baka after mo. Pray mo sa mga, sabihin mo sa mga tao anong ginawa mo. Ako si ano? Ako si Jason Bourne. Oh, alias Kalapate. Ako si Jason, alias Kalapate. Nahuling lumalaplap ng oko ng kabayo na kagawad na natalo. Noong nakarang election, putang ina. Sabi siya, hindi pala sa mga batang kabayo niyan eh. Oh, talaga. Si beauty pa talaga. Beauty. Si Ate Jeff, nadami naman. Saka yung kuko, yung Kim Jong, kuko. Talaga, ito ka, sa atin lang ko, Kap. Kunyari, may kabayo ka, nilarga mo ng karera. Pagtapos, bigay mo sa akin, Kap. Gagawin mo! Lollipop yung pala. Mainit-init, siyempre, kaskasa ng kaskasa. Mainit ba yung sabatos? Lollipop yan. Sabi sa'yo, Kap, eh. So, na-resolve ba ng problema natin dito sa bagay? Wala lang yung Kap. Sorry lang. Dapat gulong. Gusto nyo, yung mga ginagawa ko sa kabayo, going silly. So guys, sa mga susunod na araw, ating i-resolve ba ang mga maliliit na problema dito sa barangay with Rupert. Bye.